Good morning. Okay, let's start with the health forum. Ito na po yung iniintay nyo. Pero, Doc, tuloy. Direk, are we online? Okay, at dahil napakarami pong nakasubaybay sa atin ngayon around the world, let us start with a disclaimer first. Ang health forum with Doc Atoy, together with Zenergia and Zeal to Heal Foundation, we are not conducting this forum to diagnose, treat, nor cure any kinds of diseases. The real purpose of conducting health forum is to educate our fellow men, specifically Filipinos, all over the world, ano yung mga steps na dapat nyong gawin to achieve healing. Yes, gusto ng Panginoon, gumaling tayong lahat. Pero kailangan gawin natin yung tama sa ating katawan. Tama ho ba? At yun yung trabaho ni Health Forum. Ladies and gentlemen, let me reiterate another thing. Hindi po doktor ang nagpapagaling. Neither the products that you intend to intake. No. Ang tunay na nagpapagaling ay walang iba, kundi ang Panginoon lamang. Amen? So to God, all be the glory. So let's start. Ngayon, inumpisahan po namin ng July, kung kayo ay matagal ng taga-subaybay, maiiba ng konti yung format ng health forum. Okay? Nag-umpisa ako last Tuesday, starting July, ito na po yung format natin. Okay? Kasi yung iba sabi, parang napanood ko na yan. Yes. Kasi yun yung basic. Okay? Ngayon, ito yung format. In able to achieve healing, there are only three steps that you need to do in accordance with what is written in the Word of God. So kapag salita ng Diyos, hindi natin pwedeng baliin. And also, the same reason kung bakit marami ang hindi pa nakakaranas ng tunay na kagalingan considering na may iniinom na naman. Because hindi pala nasunod yung tatlong steps. And what are the three steps? First, yung nakasulat sa salita ng Diyos, the first ever key to healing is acceptance and admission. Ang unang-unang susi sa kagalingan ay pagtanggap at pag-amin. Kung hindi mo tanggap na may sakit ka, walang doktor ang pwedeng makatulong sa inyo. Correct. So, bawal na ang in denial. Bawal din yung dadalin dito ang pasyente na hindi niya alam yung sakit niya. Kasi may pumupunta ko sa akin dito, buong pamilya. Ang may sakit, nanay. Sasabihin siya, mauunang lalapit sa akin yung anak. Doktor, ang may sakit sa amin, yung nanay ko, huwag kang maingay ha. Hindi niya alam na may sakit siya. Ginawa niyo pa ako sinungaling. Habi, hindi niya alam na may cancer siya. Paano mo pagagalingin yung tao na hindi alam na may sakit? Kakausapin ko yung pasyente, nanay, ipapakimo kita. O bakit? May ubo kayo. Papayag ba yun? Di ba? Nanay, kalangan mo nakitang pasitis yan. O bakit? Matindi ang sipon mo. So, hayaan yung malaman ng pasyente na may sakit siya. Bakit? May solusyon naman eh. In every situation, the Lord has a solution. Kailangan lang hanapin mo kung ano yun. Alright? So, acceptance and admission. Kung hindi mo naman aaminin na ikaw ang may kagagawan niyang sakit mo, alangan namang ako. Kadarating ko lang, di ba? At saka hindi kita kilala. Pero nandito na rin lang kayo at nandito na ako, nais ko po sanang makatulong sa inyo. Payag ba kayo? Huhulihin, aalamin natin saan o kanino nagmula yung sakit mo. Kasi we have many wrong perceptions regarding health eh. Ano yun? Ang mga maling paniniwala natin na ang pinagmulan daw ng sakit is kawalan ng pentel pen. Yan, yan ang unang-una. Oo. Ang mga pinagmulan daw ng sakit, according sa paniniwala nyo, unang-una dahil sa pagkain, pwede? Mahilig sa matataba, mamantika, maaalat, chichirya, soft drinks, ayun, hinay blood. Ikalawa namang paniniwala nyo, dahil daw sa stress, pwede? Sobrang pag-iisip,
sobrang pagpapagod, mga problema, at sangkatutak na utang. Ayun, may nakarelate. Ikatlo, dahil daw sa aging o pagtanda, at yung ika-apat pinakamarami, lahi-lahi, mana-mana, it runs in the blood, it runs in the family, in English? Anong inheritance? Hereditary sa science. Yung inheritance, tamang English yon ha, tama. Pero hindi pwedeng gamitin sa medicine. Pag sinabi kasing inheritance, kailangan po yan may kasulatan. Yan ba mga high blood diabetes nyo, may kasulatan pa yan. Ang sakit ko na to ay malugod kong pinapamana sa pinakamamahal kong mga anak. Sa panganay, diabetes. Sa ikalawa, high blood naman. At sa paborito kong bunso, bukol. Nagmamahal, inay. So, sa science, ang tawag dyan, hereditary, in medicine, genetically. Here it goes. According kay WHO, World Health Organization, these four are really factors kung bakit pwedeng magkaroon ng sakit ang katawan. Yes, but they are not the main reason. Eh, Doc, ano ang tunay ng pinagmulan ng karamdaman? May mali kang nagawa sa buhay mo dati, ang resulta niyan ngayon, yung katawan mo, humina, bumigay, kinapitan ng sakit. Tama ba o mali? Tama. Malinaw o malabo? Malinaw. Ayan yung sinasabing admission. And not unless ikaw mismo sa sarili mo, kaya mong tanggapin na kaya ka may sakit, kagagawan mo, hindi kagagawan ng ibang tao. So sabi ko nga, nandito na kayo, nandito ako, nais ko sanang tumulong. Payag ba kayo? Yes. Huhulihin, aalamin natin, right here, right now, kanino o saan ba nagmula yung sakit na meron ka. Pero kailangan, sasagot kayo ng buong katotohanan. Okay lang ba? Yes. Handa ka na bang malaman saan nagsimula ang sakit mo? Yes. Are you sure? Yes. Yang sakit sa katawan mo, meron ba o wala? Meron. Bigay lang ba yan sa'yo ng kapitbahay mo? Yes. Pinagkatiwala sa'yo ng lolo't lola mo? Yes. Inihabilin sa'yo ng nanay at tatay mo? Huli. E di huli na. Regalo yan sa'yo. Nang asawa mo. Sagot! Yes. Uy, yung iba gustong umoo. Hoy, bruha. Ang kayang ibigay ni asawa hanggang stress lang. Pero not the diseases by itself. Tama? So titingnan ko kung nagkakaisa na yung ating utak. Kung pare-parehas tayo nang nasa isip. Hindi kay kapitbahay. Hindi kay nanay at tatay. Hindi kay lolo at lola, hindi rin pala galing kay asawa. Eh kapatid, sa pagkakaunawa mo ngayon, kanino talaga nagmula yung sakit na meron ka? Sarili. Anong sa atin? Ba't niyo ako sinasali? Sa sarili. Tama ho ba? Oh, at dahil sinabi mong sa sarili, may isusulat akong one word and I want all of us to read it aloud. Please read it aloud. Okay, bakit ko sinabing finally? Because the Lord is waiting too long for our true admission. Tagalog na lang, sabi niya, ano raw? Napakatagal naghihintay ng ating Panginoon sa iyong tunay na pag-amin. How can the Lord God release His grace of healing to someone who's not admitting? Ha? Huh? Paano mo ipagkakaloob ng Panginoon yung grasya niya ng kagalingan sa isang taong wala namang inaamin na naging kasalanan sa sariling katawan? Kapatid, yung totoo, ang dami niyong tinuturong iba. Ang dami niyong sinisisi, ang dami niyong tanong, ang dami niyong maang-maangan imbis na sabihin, Lord, inaamin ko, kaya may sakit ang katawan ko ngayon, nasira ko. Naabuso ko, napabayaan ko, at yung buong katotohanan, Lord, hindi ko po minahal itong katawan na ipinahiram at pinagkatiwala mo lang sa akin. Tapos!
Bakit? Kailan ka umamin? Ha? Akala nyo, ganun-ganun lang yung sakit, no? Na yung iba, porkit maraming pera, mayabang pa. Paalala lang, ang pagkakaroon ng maraming kayamanan ay hindi privilege para ikaw ay magyabang. Hindi siya karapatan para magyabang. Ang tunay na dahilan kung bakit ka nagkaroon ng maraming kayamanan, maaaring natuwa ang Panginoon at ikaw ay pinagpala. Pero hindi para magkaroon ng kayabangan. Kasi ang dai kong kakilala eh. Ito personal ah. Ang dai kong kakilala eh. Kung kailan nagkaroon, tsaka nagkasakit. Ano naging sakit? Hydrocephalus. Lumaki yung ulo. Sa bagay. Sabi ni Lola, ano ba yung hydrocephalus? Actually, hindi yun. Ano lang yon, figure of speech, nanay. Ang hydrocephalus, usually mga bata. Ano? Sa Tagalog kasi noon, lumalaki yung ulo. Yeah. Ako kasi, ako eh. Kasalanan ko rin to eh. Natanong tuloy ako. Okay, sabagay, ano, totoo naman eh. Come on guys, let's be real. Let's be real, okay? Let's talk about reality. Once we have, yung iba nagiging kampante because they have. O nga naman, may pera ka, kahit magkasakit ka, you can go to the best hospitals. Tama? You can get the best doctors available there. And you can even buy even expensive medications. But the big question is this, you've been there eh. Ba't nandito ka sa akin ngayon? Oh, sige, come to think of this. I have a revelation to make. And I want all of you to please listen closely with your minds and heart open. Bakit? Kasi kailangan makikinig tayo ng bukas ang ating paniniwala. Kasi totoo naman eh, pag sarado, hindi pwedeng pumasok. Correct? Kahit gaano kaganda ang ituturo nino man sa harapan, pero ang nakikinig, sarado naman pala ang isipan, wala siyang matututunan. Correct? Kaya kapag ang narinig nyo ngayon sa akin ay tama, tanggapin. Tama eh. Kapag mali, iwaksi. That's how simple life is. Accept what is right, reject what is wrong, and you will live a happy and abundant life. Ganon kasimple at ang sarap mabuhay. Okay lang ba? So may revelation ako, makinig tayo maigi ha? And I want you to look closely or directly in my eyes so you can also feel my sincerity. Are you ready? Kung kaya pala kayong pagalingin ng mga ospital, naming mga doktor, me included, ng gamot at medisina, magiging sinungaling ang salita ng Diyos. Ooh. Marami nag-iisip, mabigat yung binigkas ni Doc. Uulitin ko. Kaya naman pala kayong pagalingin ng mga ospital, naming mga doktor, ng gamot pati medisina. And then answer me, how come you are still sick until now? Who? Di ba nagpa-ospital na kayo? Sagot! Di ba nagpa-doktor na kayo? Some of you have specialist pa nga. Di ba bumili na kayo ng mamahalin at uminom ng mabibisang gamot na available sa market ngayon? Then answer me please, how come you are still sick? Would you like to hear the right answer? Are you ready for this? Are you sure? Simply because healing will only come from God. Amen? Period. At alam niyo ba ang meaning ng period? Nothing more, nothing less. At ikaw mismo, bilang pasyente, ang ibig sabihin nun ng pasyente, sa term namin, yung katawan na may sakit, yun yung pasyente. At ikaw mismo na pasyente, not unless you realized and accepted that fact wholeheartedly, please, yung sinabi kong healing will only come from God. Hanggat hindi mo nare-realize at natatanggap ng buong puso yon, please, 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 don't ever expect healing to come into your lives. Right now, you do feel good. Why?
you are already taking something eh. You feel good. Yes! But that's never healing. Okay? Yung nararanasan ng katawan nyo sa iniinom nyo, lima lang po, lima. Pili kayo sa lima, ha? O, pili kayo sa lima, or pwedeng silang lima, kunin nyo, pwede naman. Ano-ano yan? Ang tawag sa nararanasan ng katawan mo sa iniinom mo, lunas, relief, remedy, control, and therapeutic. But not yet healing. Because healing will only come from God. But the biggest question today for you is this. Paano nga ibibigay ni Lord sa iyo ang healing, hindi ka pa umaamin? Wala na akong kausap. Kayong mga kuko. Gusto niyo mag-help forum? Sabi ni ba, naintindihan niyo na? So, kaya nga, nililinaw ko eh. Merong steps to achieve healing at meron mga solusyon na dapat nating gawin. There are only three solutions. Puro 3-3-3 ang makikita nyo sa akin. Ano yun? Oh, so sa number, sa second step, first step, acceptance. No? Tinatanggap mo na may sakit ka kasi you are seeking the help of doctors, so you accept that you have diseases, right? At inaamin mo na ikaw may kagagawan. Second, kung ano yung nakasulat sa Isaiah chapter 43:18-19. Baka ho yung mga first timer nagugulat, uy, si doktor naglalabas ng salita ng Diyos. Pero kung follower kita, either FB or YouTube, alam nyo agad kung bakit. I am a missionary doctor. Tama ho ba? And being a missionary doctor, excuse me, being a missionary doctor, may malalim po akong paninindigan. Ano yon? Na ang salita ng mga doktor, kasama ako, ang medisina at ang science, lahat yan pwedeng magkamali. Pero ang salita ng Diyos, walang kamalian. Amen? Kaya lahat ng itinuturo at ipinagagawa ko sa mga pasyenteng humihingi ho ng tulong ko, naaayon sa nakasulat sa salita ng Diyos. Alright? Ngayon, basahin natin. Ano ang sinabi ng Panginoon sa Isaiah 43:18-19? Listen, English first. Forget the former things. Do not dwell in the past. See, I am doing a new thing. Tatagalugin ko po para sa inyo mga kababayan. Ang sabi po ng Panginoon sa salita niya, kalimutan mo na ang iyong nakaraan. Huwag kang mamuhay sa iyong nakalipas. Hindi mo ba nakikita may ginagawa akong bago para sa iyo? Kaya pala, whoops, tingin sa board. Kaya pala, lahat ng may sumbat, nanunumbat, patuloy na naninisi ng iba, may hinanakit, tampo, galit, sama ng loob, puot sa kanyang kapwa, hindi na po talaga gagaling habang buhay. Grabe naman tong maitim na doktor na to. Ang hirap naman ng gusto niya. Teka lang, oy! Hindi ko gusto yon. Ibinulin nyo ng salita ng Diyos. Meron ho ba ritong kayang baliin ang salita ng Diyos? Wala. Kaya pala kapatid, tingin ka sa akin. Kaya pala hindi nyo pa maranas-ranasan ang tunay na kagalingan, hindi pa kayo natututong magpatawad galing sa inyong puso. And I would like to remind you one thing, guys. Hindi yan ituturo sa ospital. Gulat kayo, no? Akala nyo, ganun lang yung sakit, no? Pag may sakit, hanap ka ng magaling doktor, hingi ka ng ipapainom niya, iinumin mo, gagaling ka na. Pwede sana wala nang may sakit ngayon. Hala.
Many of you have already tried many things. I think, marami sa inyo, marami na sinubukan kung ano-ano, kung saan sana nagpunta. Saan may narinig, minang gagamot dun, duduraan ka lang, okay ka na. Di, totoo to ha? Walang joke ha? Siyempre, pag tayo, nasa critical na ng pangangailangan ng buhay, we will do something, anything, to be exact. At marami sa inyo, siguro, nakasubok na rin ng natural. Tama ba? May nag-herbal na. May nag-food supplement na. Yung iba nga, nag-member pa. Siyempre, para maka-discount. Pasensya na kayo, eh, realidad tayo eh, tama ba? At ininom nyo yung mga binili nyong discounted na produkto. Tama? Totoo hindi? O bakit nagpunta ka pa sa akin? Ayan, ang linaw-linaw, because you are not yet healed. See? Yun yung sinasabi ko. Kung kaya palang magpagaling, nung naririnig nating may iinumin lang, gagaling na, wala na sanang may sakit. Because there's something missing. May nakakalimutan tayong napaka-importanting bagay na hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala yun. And He is the giver of life. He's the one na nagbigay sa atin ng buhay. Siya lang din na may karapatang kunin yun. Pero nakalimutan natin yun. Akala nyo may iinumin lang. Dahon, dahon. Magaling daw ang dahon. Dahon. May nabalitaan ako, which is, nagkoconduct ako ng complete clinical trial studies ngayon. Nabalitaan ko yung paragis. Paragis, right? I've heard paragis, paragis, whatever it is. Naririnig ko. Nakakatuwa. Napakaganda ng reviews. So, nagpakundak ako ng clinical studies about it. At pag totoong lumabas yung napakaganda niyan, gagamitin ko po iyon. Ako mismo magpo-provide nun para sa inyo. Magpo-produce kami nun. Pero gusto ko medyo kakaiba. Sawang-sawa na ako sa capsule. Gusto ko siya ihalo sa puto. Oh, kaya ang pangalan niya, putragis. Pangit-pangit yan. Pangit palang pakinggan. At ang gusto ko, yung produkto ko, ilalako kahit saan tayo makarating. Kahit sa kalsada. Putragis kayo dyan, putragis. Ah, putragis kayo dyan, oh. Ate, gusto mong putragis ka? palagay ko hindi ko na itutuloy. Inom tayo. Oh, baka yung iba sa inyo magtataka, si Doc, salita siya ng salita, syempre nakakapaos yun. Nakakapagod, tas umiinom malamig na tubig. Yes. Baligtad kasi kayo ng paniniwala. Sabi ko sa inyo, itatama ko yung maling paniniwala eh. Nakakapaos? 14 na taon na ako nagsasalita araw-araw at uminom na malamig. Ba't may boses pa rin ako? Kasi nga, mali ang paniniwala. Pag napagod ang ating lalamunan, nagkakaroon ng inflammation, kaya namamaos. At ang anti-inflammatory, malamig. Bakit mainit ininom nyo? Baliktad, di ba? Ang anti-inflammatory should be cold. Pangalawa, ang cold drinks ay nakakapatay ng bakterya. Kaya kung kayo, napapansin nyo parang, malapit ka ng ubuhin. Kinakapitan ka na ng bacterial infection dito. Inuman nyo malamig na tubig na may yelo dahil namamatay ang bakterya sa sobrang lamig. Alam nyo kung bakit? Wala silang dalang jacket. Patay. At nalaman nyo yan dito sa... Hindi, nilalighten up ko lang. Kaya kapatid, gusto nyo bang gumaling? Yes. Napansin nyo masyadong masayahin ang inyong doktor? Yes. Because it is also written in Proverbs 17 verse 22,
A merry heart does good as medicine. But a wicked heart and spirit can dry up bones. Ang sabi ng Panginoon, ang masayahing puso ay mabisa pa kaysa gamot. Pero ang malungkuting puso at espiritu ay nakakatuyot kahit hanggang buto. Kaya kung gusto mong gumaling, you need to have a happy and merry heart. Okay? Kaya bawal yung walang pagpapatawad. So hindi totoo yung naririnig nyo laging salita ng tao dahil ang totoo, salita ng Diyos. A merry heart. Kasi lagi ko naririnig sa inyo, laughter is the best. No, ang sabi ng Lord, a merry heart, hindi laughter. Malaki kaibahan nun. Kasi kung totoong laughter is the best medicine, nag-intern ako sa mental hospital. Tawa sila ng tawa. Wala namang gumaling miski isa. Ah, ngayon, naintindihan nyo na. Sa akin ang pangako. So, may tanong ako sa mga pasyenteng nandito. Happy ka ba? Gusto mo bang gumaling? Matuto ng magpatawad ng iyong puso, kaibigan. Alam nyo, once you start to forgive, and the Lord sees that your heart really wants to forgive, He will definitely guide you. At alam nyo ba, pag nag-umpisa tayong matutong magpatawad, ha? Gagaan bigla ang buhay nyo. That's the Lord's promise. Gagaan ang buhay mo, luluwag ang mundo mo, at sasarap ang tulog nyo. And scientifically speaking, listen, kapag ang tulog natin ay masarap, we have a sound sleep, naku, nagre-repair ang cellula. Ang tawag doon, cell is regenerating. Pero kapag hindi tayo maayos matulog, walang cells na nare-repair. Kaya lagi kong pinapaalala, yung mga mahilig magpuyat, malapit ka na. Umiiksi. Hindi, malapit ka na matulog. Puyat ka. Kasi, nga. Kasi, isipin nyo, bakit umiiksi ang buhay ng mga nagpupuyat? Aba, in advance nyo na eh. Imbis na tulog ka na, gising ka pa rin. Diba? Kaya please, mga nanay, tatay, lolo't lola, warn your kids about staying late at night. May tamang oras ang pagtulog para mag-repair ang cells. Please naman. Yeah, napakatindi ng technology ngayon. Pero naniniwala pa rin ako sa proper guidance of the parents. I still believe in that. Mahal natin ang ating anak, i-guide natin sila. Kung ba para sa tama, bakit naman hindi nila pakikinggan? Kailangan lang, wag basta-basta pagagalitan. Kausapin mo ng maayos, anak, tulog na bukas, pwede ulit. Tama? I believe in communication eh. Okay? Kaya hindi? Kaya. At saka totoo ha, pag may hatred sa puso nyo, nakakalit ng mundo. Sa sample lang ko kayo ha, may kagalit kang kapitbahay sa kanan. Di ba hindi kayo dyan dumadaan? Dito ako dadaan sa kaliwa. Hindi baling malayo. Huwag ko lang makita yung buwisit na yan. Totoo o hindi? Eh may utang ka sa kaliwang tindahan. Dito muna ako. Eh may utang ka sa buong subdivision. Sa bahay ka na lang. Totoo o hindi? Nakakaliit ng mundo pagka may hatred. Pero kung wala ka palang problema rito, wala kang kaaway miski isa, naku, yan yung pinakamasarap na buhay meron ka. Bakit? No, you can go anywhere you wanna go without feeling any fears at all. Because wala ka namang kaaway. Wala kang dapat ipag-worry. Ang sarap. At yun yung buhay na gusto ng Panginoon para sa atin. To live
a happy and free life. At naniniwala ko, lahat tayo gusto natin yan. Tama? Oh. So, dati po, nakakapag-counseling ako, lalo na sa mga may problema, sa hatred. Nung may panahon pa ako, sa sobrang busy ko, araw-araw po may schedule ang inyong lingkod. So, hindi na ako nakakapag-counseling. Pero bibigyan ko kayo ng 30 seconds counseling right now. Are you ready? Yes! Gusto mo bang matanggal yung hatred sa puso mo? Yes. Ha? Yes. Are you sure? Yes. Simple lang. Pag may hatred ka sa puso mo, ikaw lang ang talo. Galit na ikaw, masamang masama ng loob mo, yung kinasasama ng loob mo, masayang masaya. Pikon! You will be at the losing end. So if you love yourself, forgive them. At ikaw din, matuto ka rin humingi ng kapatawaran. Even though you can't make it directly, you can pray, Lord, humihingi ako ng kapatawaran. And the Lord will touch the heart of that person na ikaw yung humingi ng kapatawaran. Kung gusto nyo lang namang gumaling, ha? Kaya mga kapatid, baka ho may natitira pa sa puso nyo. Sama ng loob, tampo, hinanakit, para sa mga ninuno nyo. Ang tagal-tagal na noon. Bulok na sila. Ikaw lang ang kawawa, no? Sa lolo't lola mo, nanay at tatay mo, kapatid mo, anak mo, higit sa lahat, asawa nyo. Ba't may umaaray? Patawarin nyo na sila. Ha, huy. Sige na, kung up, linawin ko. Kung gusto mo lang namang gumaling. Pero kung okay ka lang na may sakit ka, total, sanay na kayo na may maintenance. Ay, di wag niyong tang... Diyan ka lang. Wag mong iniintindihan, doktor, na maitim na yan. Ang tagal-tagal mo na dyan, pinakailaman ka pa. Nadagdag pa ako sa kinasasamaan ng loob mo. Kapatid, panahon na para maging maligaya ka. Panahon na para maging malaya ka. Gusto niyo marinig kung bakit? Nagtataka kasi ako, Biyernes ngayon. Ang dami-dami niyong pwedeng puntahan, ang dami-dami niyong pwedeng gawin. Pero bakit ipinahintulot ng Panginoon na kaladkarin niyo mga paan niyo, dalhin kayo rito, yung iba ang aga-aga pumila doon, naghintay ng matagal, at makinig ng mahabang litanya na magsasalita sa harapan. Because the Lord has a purpose. Isa lang ang purpose why you are here right now. And I want you to feel it in your heart. The Lord really wanted you to be healed. That's the only purpose why you are here. Gusto ni Lord na gumaling ka, kaya gusto niyang makarinig ka ng opportunity kung paano ka gagaling. Pero He can never give you healing. Not unless you really wanted it. Hindi ba kayo nagtataka? Ang dami niyong pwedeng puntahan na. Ba't nandito ka ngayon? Hoy, di wala akong kausap. Ikaw ba okay ka dyan? Kaya ayoko magsisermon, nawawalan akong kausap. So, yun ang ibig sabihin ng forget the former things. Because the Lord said, in three solutions, number one, forget the past. Yun ang gusto ni Lord. Past is just a lesson to be learned. Learn from your past, apply what you have learned, so you can move forward. Example. Hanap tayo na medyo bata pa. Ayun yun. Nanay, gandang... Pabless ako, nay. Pabless. Ilan taon na ho kayo? 83. Sulit na yan. Biro lang ho. Biro lang. Okay. At the age of 83, ito yung sample. Sa edad na 83, nay, papayag ka ba na grade 1 ka pa rin until now? Siyempre, wala. Sa matinong pag-iisip natin nandito ngayon, sa edad natin, hindi tayo papayag na grade 1 pa rin tayo ngayon. Correct? Yes. Pero here comes reality sa pinag-usapan natin. Hindi siya payag na grade 1 siya kasi 83 na siya. Pero ang katotohanan, kung hindi niya naman kayang ipasa ang leksyon ng grade 1, papayag ba tayong maging grade 2 siya? Yes.
See, you need to pass being grade 1 first para sa susunod na enrollment, grade 2 ka na. Ang tawag doon, moving up. Right? Eh what if hindi ka nakapasa? Mag-e-enroll ka, anong grade ka na? Grade 1 ulit. Ang English noon? Repeater. So, ngayon, sagutin mo ako. Bakit ikaw matagal ka ng repeater sa sakit mo? Because you haven't learned anything yet. You keep on doing the same old things. Yun yung sinasabi ni Lord. Past is just a lesson to be learned. Learn from your past, apply what you have learned, and move forward. Hello? Yes. Sabi nila, ano raw? So yun yung una. Una solution, forget the past. Number two, face the present. Eto, sakit to ng mga Filipinos eh. Alam na yung dapat gawin ngayon, pinagpapabukas nyo pa. Ang galing nyo dyan. Anong habit yon? Manya na habit. Gusto nyo na sample? Magda-diet na ako. Uy, kailan? Mga next month. Ba't mo kinuwento? Gusto mong marinig kung bakit mo kinuwento? Tingin ka sa akin, dali, dali, dali. Kasi puro ka kwento, wala kang kwenta. Pwede mo namang hindi ikuwento eh, gawin mo na lang. At pag lumabas na yung resulta, tsaka ka magpakita. Magiging inspirasyon ka pa. Puro nga, puro salita, wala namang gawa. That's manya na habit. Another sample. Mag-e-exercise na ako. Kailan yan? Mga next week. Bakit next week pa? May attendan pa akong party. Familiar ba? Familiar? At last but not the least na sample, ito, tuwan-tuwa ako. Bilang doktor, pag naririnig ko to, I'm very, very happy. Magpapagamot na ako. O, di ba masaya ako? Ano yun eh? Music to my ears. Tatanungin ko, kailan? Pag-iipunan ko lang. At doon nagpantig ang tenga ko. Bakit naman nagpantig, Dok? Aba, paggamutan, pag-iipunan. Pero pag bibili kayo ng appliances na gustong-gusto nyo, nakakapangutang pa kayo, di baling may tubo. Totoo o hindi? Totoo. Kapatid, may ibubulong ako and only those who are listening with an open heart can hear this whisper. Lalong-lalo na sa mga nanonood sa atin sa abroad. Ito na yung bulong ko. Ang kapal ng mukha mo. Narinig niyo? O di lalakasan ko. Lahat dito, sabay-sabay. Tingin kayo sa akin. Kapal po na mukha mo. Kapal na mukha mo. Kayo rin po. Bakit? Aba, pag material na bagay, ang dami mong naiisip na paraan. Ang dami mong nagagawang paraan. Pero pagkalusugan, pag-iipunan. So, ibig bang sabihin, kapatid, diretsahan na tayo. Mas mahalaga ang material na bagay kesa sa sarili mong buhay. Puro kayo yabang! Aba! Pag nakabili ng sapatos na mamahalin, nagyayabang! Pare, ha, branded yan. Ang bili ko dyan, imported, 15,000. Sagutin mo ako, 2,000 halaga ng vitamins, nakabili ka na? Lintik pag damit eh. Gusto nyo, branded. Pag niresetahan kayong gamot, binibili nyo, generic. Come on! Come on! Is it true? See? So, ganyan mo i-value ang gift of life ng Panginoon sa'yo? You don't value life. That's the real thing. You don't value life. Alam mo kung ba't may sakit ka ngayon? Alam mo kung ba't may sakit ka ngayon? Hindi mo minahal yung katawan mo dati. Ngayon, naniningil ng konti, hindi mo pa rin magastusan? Kailan mo siya planong mahalin, kaibigan? Wala na naman akong kausap. Kayo bang mga bulaklak, okay kayo dyan? Hindi namin kayo masyadong nadidiligan.
Sa medisina po, bawal na bawal po sa amin ang manya na habit. Why? May kasabihan kami. Tomorrow might be too late. Yung napakaliit mong bukol na ganyan, tingnan mo, liit, no? Yung napakaliit mong bukol na ganyan, bukas pala pwedeng cancerous na. Tapos naririnig ko, itong mga kababaihan, binabaliwala nyo yan? Oo! May nakakapa ng bukol. Uy, uy, may bukol. Mawawala rin yan. Ano yaman siya? Hello? May na-interview ako, ewan ko kung na panood nyo yung episode na yun. 63-year-old na babae lumapit sa akin. Dok, sabi ko, nay, ano kaya itong nararamdaman ko? Simula talampakan ko hanggang dito sa singit ko, namamanhid. Minsan masakit. Minsan nga nawawala ng lakas eh. Sabi ko, oh, gano'ng katagal mo nang nararamdaman niya, nay? 4 years na. Sunod na tanong, doktor eh, pinacheck mo na ba yan, nay? Hindi pa. Alam niyo sagot ko, anong iniintay mo, nay? Hindi makalakad? At saka mo ipapacheck yan? Parang ikaw, no? Ha? Uy. Ikaw na ikaw, no? See? Alam nyo, if you will only read the Word of God, you'll be seeing na napakatalino ng pagkakalikha ng Panginoon sa ating katawan. Actually, He said, we are all created in His own likeness and image. At nung nilikha niya tayo, ang galing, oh, nagbilin ang Panginoon sa katawan mo. Sabi niya, katawan, mula ulo hanggang talampakan, lahat ng iyong pangangailangan, magsabi o magpapansin ka lang para ibigay sa iyo ang pangangailangan mo ng aking pinagkatiwalaan. Sino yung pinagkatiwalaan niya? Ikaw. Kaso, nagsasabi ang katawan niyo, bakit hindi niyo pinapansin? Hala na naman. Kung wala ka na. Sabi ko nga eh, kung naagapan, mas maliit ang gastos. Nung lumala na, ang sagot nyo, wala nang panggastos. Wow, really? See, yun yung health forum. Pinauunawa ko sa iyo ang importansya ng katawan na ipinakatiwala sa iyo ng Panginoon. Hello? Are we learning? Yes. So, ano yung tatlong solution? Kalimutan ang nakaraan? Harapin ang ngayon? Tama ba? Kasi pag yan hindi mo hinarap ngayon, bukas problema pa rin yan. At darating ang napakatagal na panahon na haharapin mo rin yan. Bakit ang tagal pa bago mo hinarap? Harapin mo na ngayon. Sabi ko nga eh, may humihingi sa akin ng counseling, Doc, may pinagdadaanan ako. Wala na akong tinanong kung ano yon. Isa lang ang sagot ko. O sabi ko, pinagdaanan mo na pala eh, huwag mo nang balikan. Simpleng-simple, Doc, may pinagdadaanan ako. O, nakadaan ka na eh, learn from it, huwag mo nang balikan. Kaya nga yung word pinagdaanan, you've been there. And if it is not good, don't go back. Right? You've been there eh. And the result is not good, and then don't go back. My goodness. That's how simple it is. We need to simplify things, not complicate things. Because if you will simplify things, you'll learn solutions. If you will complicate things, you will suffer complications. Kaling, no? Simple. Wala na naman. Sabi na, ano ba yung sinasabi ni Doc? And solution number 3, harapin na ngayon, di ba? Kalimutan na nakaraan, harapin na ngayon. Gawa ng tamang aksyon para gumanda pa ang bukas. Agree or disagree? Pinag-aralan na natin ito eh. Batang-bata pa tayo. Past, present, future. Tatanungin ko yung mga nandito. Gusto mo ba pag-usapan lang natin yung problema mo ngayon? O solusyon na natin para gumanda ang future? See? So we need to do the right things to have a solution. Correct? Bakit kailangan itatama?
Eh mali nga po kasi yung dati. At ang naging resulta ng pagkakamali mo dati, nagkasakit ka. Diba? Bata pa lang tayo, naririnig natin sa parents natin, at ngayong tayo naman yung parents, tayo naman nagsasabi sa anak natin, anak, kapag mali, dapat itinatama. Right? Ngayon, lahat ng may sakit na nandito, papayag ba kayo na itatama ni Doc Atoy kung mali ang dati mo? Are you sure? May masasagasaan po ako. Okay lang ba? Okay lang. Anong okay lang? Kanina pa ako nananagasa. Talagang okay lang. O, sige. We have six questions. I have six questions. If you will be honest answering the six questions, pag narinig niyo yung last, liliwanag isip mo, liliwanag paniniwala mo, and last but not the least, malalaman mo kung totoo na gagaling ka pa ba sa sakit mo o hindi na habang buhay. At least upon hearing the last question, ikaw mismo sasabihin mo sa sarili mo, uy, pwede pala akong gumaling. Or pwede rin naman yung kabaliktaranon, kaya pala, di na ako gagaling. At least walang fake news. Bakit? Live nyo kung pinakinggan. Walang cut, walang edit, tama? Walang fake news, walang false hope, walang broken promises, you'll understand it clearly. Are you ready? Yes. Six question. Question number one. Ano ulit ang kalagayan ng iyong katawan ngayon? Meron kang? Pag may sakit, pumupunta kayo kay? Si doktor. Nagbibigay ng? Reseta lang ho, reseta. Oh, kasi pag gamot binigay niyan, wala nang butika. Ano? Anong binigay ng doktor? Reseta. Baka may hingan niyo akong gamot eh. Reseta, anong nakasulat sa reseta? Ikalima, di ba ininom niyo po? Very good. Here comes the six. Listen. Di ba ininom mo yung gamot na inireseta ng doktor na pinuntahan mo kasi nga may sakit kayo? Ininom niyo yung gamot. Right? Question number six. Silence. Question number six. Nung ininom mo yung gamot, yun totoo ha? Nung ininom mo yung gamot, may binago ba kayo sa ginagawa nyo sa buhay at katawan nyo dati? I need a louder answer. Come on. Wala. And why are you expecting to have a different result? My goodness, basic as it is, ang linaw-linaw, umpisa pa lang, mamabasag. Umpisa pa lang, ito na yung kwentuhan natin. Ang tunay na dahilan ng pagkakasakit ng iyong katawan, mali ang nagawa mo sa katawan mo dati. Resulta, nagkasakit. Pumunta kayo sa pinakamagaling yung doktor. Let's not mention their names. Bumili kayo ng mamahaling gamot. Uminom kayo ng mabibisang gamot na available sa market ngayon. Pero, ang linaw ng sagot nyo, patuloy niyong ginagawa yung mga mali niyong ginagawa sa sarili niyong katawan at buhay dati. Gagaling ba o hindi? Hoy, walang magic sa medisina. Walang magic sa doktor. Walang magic sa gamot. If you always do what you did wrong before, the result will always be wrong. Nagtataka pa ba kayo? Ang tatagal na ng mga sakit nyo, hanggang ngayon, yan pa rin po ang sakit nyo? Ha? Wala kayong kaplano-planong magbago. Mahiya naman kayo! Wala na ako, Amen! Amen. Ang linaw ng salita ng Diyos, and nobody could ever break that. Amen? I mean it. Nobody could ever break the word of God. And what he says in Romans chapter 6 verse 23, ang linaw, for the wages of sin is death. Ang tunay na magiging kabayaran dapat natin sa kasalanan ay kamatayan, pero mapagmahal talaga ang ating Panginoon. Kahit na nagkasala ka na sa sarili mong katawan, dapat ang kabayaran ay kamatayan. Hindi ka agad namatay. Tama? Binibigyan ka pa niya ng pagkakataon. Imbis na mamatay ka, psst,
nagkasakit ka na lang muna. Baka sakaling, pag nagkasakit ka, may matutunan ka at magbago ka na. Kaso anong ginawa nyo? Yung totoo nung nagkasakit kayo, yung totoo, nag-inuman lang kayo ng gamot, pero walang nagbabago sa inyo. And you are expecting healing? Oh. Hello? May natututunan ba? Malinaw ba? Malinaw? Maganda ba yung natututunan? Ako, pag maganda yung natututunan ko, pumapalakpak ako. Plastic. Itong mga to, plastic. Walang kusa. Okay ba? Masarap palang pag-usapan ng kalusugan, no? Kung mahal mo yung sarili mo. Pero if you don't love yourself, hindi maganda pag-usapan ng medisina. Maniwala kayo. Sabi ko nga eh, hindi mo kailangan ng health card. Para saan ang health card? So, ibig mo sabihin, gusto mo talagang gumastos pag nagkasakit ka? Mali. Mahalin mo yung katawan mo. You don't need to go to emergency. You don't need health card. Hello? Hi. Ayokong pag-usapan niya. Medyo mahaba yan. Kulang ang 4 na taon sa debate niya. Naintindihan niyo na? Yes. So, tapusin na natin. Minana ang sakit o hindi? Oh, edi magpapahinga na yung mga ninuno nyo. Hindi nga. Guys, ngayon pa lang sila makapagpapahinga talaga. Alam nyo, ako, ano ko eh, observer ako. Alam nyo yung undas? Undas, araw ng mga patay. Yon, di ba? November 1 sa atin. Na ang daming tao, holiday, di ba? Nagtitirik ng kandila. Tapos nagpe-pray sila. Naririnig ko, chismoso nga ako eh. Naririnig ko yung prayer nila, may their souls rest in peace. Ang Tagalog nun, naway ang kanilang kaluluwa ay mapanatag sa kapayapaan. Yun ang meaning nun. Pinagpe-pray natin yung kaluluwa ng ating departed loved ones para maging at peace. Tama? Pero tuwing tatanungin ka, ba't ka may sakit? Dahil sa kanila. Paano magpapahinga yun? Tama ba? So ulitin na. Minana ang sakit o hindi? Magpapahinga na sila. Kaya mamayang gabi, asahan po ninyo. Magpapasalamat sila sa inyo. Pag hulumamig ang kapaligiran, nagbubunyi ang mga kaluluwa. Sa hindi minanasakit, nililinaw ko lang, it is due to our wrong lifestyles. Totoo yun. Eh, Dok, paliwanag mo nga, Dok, kasi, ayan ha, yung nag-comment, akala mo hindi ko binabasa yung comments. Dok, paano mo ipapaliwanag yung nanay at tatay ko, diabetiko? Yung lolo at lola ko, diabetiko. Yung mga tsahin at tsuhin ko, diabetiko. Ako ngayon, diabetiko. Diba? Lahi namin ng diabetiko. Okay, and what's the response of the Atoy? Ito po yun. Hindi po lahi o minana ang sakit. Kinopya mo yung maling ginawa ng nanay at tatay mo. Kinopya mo yung maling nagawa ng lolo at lola mo at patuloy mong ginagawa yung maling ginagawa ng mga tsahin at tsahin mo. Kaya pare-parehaso kayong diabetiko. Paano ba naman diabetiko ang nanay? Kung ano ang kinakain, yung anak mas marami kinakain. Hello? Hindi ba mas magandang matutunan mo? Maaaring ako ay diabetiko at bilang tatay kakausapin ko, anak ko, anak, may sakit ang tatay. Huwag mong gayahin yung pagkakamali ko para hindi ka magkaroon ng sakit na nagpapahirap sa akin ngayon. Hello? Payag ka ba na kung ang sakit mo ngayon ay cancer dahil ang paniniwala nyo ay lahi? Payag ka na ang magiging anak at apo mo, ang magiging sakit, cancer din? Ano sagot? Payag? Tingnan nyo ang dadamot nyo. Nung ikaw ay may sakit, ang yabang mo, mana, lahi.
Nung ikaw na magbibigay, wag naman. Kasi maling paniniwala, putulin ng mali. Hello? Malinaw ba? Malinaw? So, hindi minanasakit. Sino may kagagawan niyan? Anong tayo? Wag mo akong... Bruhan na to. Habi tayo. Hindi ako kasali. At hindi kami. Hello? Ano to? Tropa-tropa? Sarili. Your body is your own responsibility. Amen? Yung mga bata, responsibilidad ng magulang. Yes. Pero as they grow older, and they already know what is right and wrong, then their body becomes their own responsibilities. Totoo? So your body is your own responsibility, not the responsibility of others. So sino may gagawa ng sakit mo? Sarili. At dahil, ito na maganda. Dahil inamin mo yan ngayon, huwag mong kakalimutan ng petsa ngayon. Anong date ngayon? July 5, anniversary nyo. Yes! Ngayon pa lang na ipagkaloob ng Panginoon ang unang susi sa kagalingan mo. Palakpakan natin ng Panginoon. To God be the glory. Diba? Ang sabi ni Lord, the first key to healing is acceptance and admission. Tinanggap mo na may sakit ka at inaamin mo ngayon na ikaw may kagagawan. Nasa iyo na ang susi ng kagalingan. Pero ang problema, if you don't know how to use that key will be useless. Tama ba? So, may tanong ako, okay lang bang ako magturo ng susi kung paano ka gagaling? Are you sure? Can you give me another 20 minutes? Okay lang? Ako ho, mahigpit ako sa oras. At alam ko, iniisip niyo rin yung oras niyo, baka yung mga uuwi pa. Pero may request lang ako. Please, huwag kayong mainip today. Because taon ang binilang niyo para sirain ang katawan niyo. Ang inihingi ko, oras lang. Para maituro kung paano babalik yan. Tama ba? At mahigpit ako sa oras, ulitin ko. 20 minutes lang inihingi ko. Pag lumagpas po ako sa 20. 30 tayo. 30, ha? At saka ayoko talaga yung naiinip. Di ba? Sana hindi ka na umatin. At alam niyo kung paano ko nakikita yung naiinip? Yung panayang tingin sa relo. Kaya pag may nakita kong tumingin sa relo, lalo kong hahabaan. So, okay lang bang ako magturo? Sure, ha? I'll just teach you how to use the key. Question, again, burahin ko na to, tapos na to eh. Question, ikaw ba ay nagpe-pray pa kasi gusto mong gumaling? Yes. Sasagot ako, weh, di nga. Yung mga malala na, naniniwala ako sa kanila. Mayat maya na, Panginoon. Basta malala na. Yung mga hindi masyadong malala, bihira lang. Okay, bakit ko naitanong yan? Because I want all of you to know, listen ha, I want all of you to know that the Lord God really answers all our prayers. Amen? Amen. Kaya never cease on praying. Huwag kang manghihinawa sa pananalangin. Kasi ako, pag hindi na ako kinulit ng anak ko, namimiss ko sila. Kunwari, umuwi ako ng bahay, gising yung anak ko, tapos hindi ako pinansin, na-hurt ako. Ba't kaya ako hindi pinansin ng anak ko? Tapos gabi-gabi, iniintay kanyang kausapin siya. Nag-iintay siya. Kaso pag uwi mo, pagod na pagod ka na. Tulong. Babantayan ka ngayon ni Lord. Sabi niya, di ba halit, siguro pagod lang talaga siya. Pagkagising niya, kakausapin ako niyang anak ko. Di ba? E pagmulat mo, oh, late na ako. Mamadali ka siya. Pasok. Pagdating sa trabaho, busy ka. Binantayan ka pa rin niya. Di ba, ali, pag ito, siguro, bago kumain, kakausapin ako nito. Kaso, gutom na gutom ka. Naku, gutom na gutom yung anak ko, kawawa naman. Sige, mamaya na lang pag-uwi, abangan ko. Basta babantayan ko siya para makauwi siyang ligtas. Pagdating sa bahay, ako, ayan na, eto na. Hindi na busy yung anak ko, nakauwi na. Pagod na pag... So, how do you feel? Kung ikaw yung tatay,
o magulang na ganun ang ginagawa sa iyo ng anak mo. At alam mo kung saan siya tumantawa sa iyo? Ha? Uy, tingin ka sa akin. Pag Facebook, Instagram, Twitter, may 2-3 oras ka. Pero panalangin, hindi ka nakakalimang minuto. Hiyang-hiya naman kami sa inyo, no? Wow! And you are wondering why you are sick? Come on! And you are wondering why life is so hard? Come on! Really? Alam niyo yung mga anak ko? Ba't ako tuwan-tuwa? Sobrang tiwala nila sa akin. Bakit? Ako yung daddy nila eh. At dahil sobrang tiwala nila sa akin, they can say whatever they want to say. And they knew, they know, until now, na lahat ng pangangailangan nila, that I will provide for them. That I will never bring them down. At yun yung ina-apply ko sa tatay ko sa langit. Lahat ng tiwala, isinosurrender ko sa kanya dahil I know He will never fail me. He will never bring me down. Dahil ganun yung feeling ng anak ko sa akin. Pero ang gusto ko, constant yung communication namin ng anak ko. Pag may hiningi sila sa akin, ibibigay ko. Basta makakatulong sa kanila. Yung paghingi mo ba ng kagalingan, hindi makabubuti sa'yo. Makabubuti yun. Ibibigay ni Lord yun. Kaso, may iniintay siya from you. Wala na naman akong kausap. Nakatingin sa akin nung tinignan ko yung mukha. Bahala ka sa buhay niyo. That the Lord answers all our prayers. Amen? Amen. But, not the way we really want it. Diba? Hindi naman pwedeng exactly the way we want it. Alam ka naman nagpray ka, Lord, wala na akong pera ngayon, Lord. Malayo pa ang sahod, Lord. Panginoon, padala mo na ako ng pera. Sa Palawan, ha? Namili pa. Walang bangko sa lugar namin. Padadalang ka ba ni Lord ng pera sa Palawan? Hindi, di ba? Ang ibibigay sa ni Lord, listen, if you are praying like that, the Lord will give you an opportunity to earn. Pagkakataong kumita. If you will grab that opportunity and act on it, then the Lord, pag umakto ka sa opportunity, then you'll earn. Pag kumita ka, nagkapera ka, nasagot ni Lord yung prayer mo tungkol sa pera. Tama. Or maybe the Lord will touch somebody's heart to be the answer to your prayers. Minsan you're not expecting it to happen. May kamag-anak ka pala from abroad. Bigla magpapadala sa'yo. Hindi mo ina-expect. Ang tawag doon, blessings. Hinipo ni Lord yung kamag-anak mo to be the answer to your prayers. That's how the Lord answer our prayers. Eh, paano kung nagpe-pray ka, Panginoon? Pagalingin mo na ako sa sakit ko. Bababa si Lord, hipuin ka at pagagalingin ka niya? It will never happen. Nung panahon ng Panginoong Hesukristo nangyayari yon. Tama? Mahipo lamang ang dulo ng laylayang damit na kasuotan ng Panginoong Hesukristo, nagsisigaling ang mga may karamdaman tao. Nung panahon ng Panginoong Hesukristo, eh sa panahon natin ngayon, kaninong laylayan na nga hawakan nyo? Kay Robredo. Hindi, joke lang. Hindi, kasi si Robredo, siya si Laylayan, di ba? So, hindi, di ba? So, paano sasagutin ni Lord yung prayer mo tungkol sa katawan? Ito na. If you are really praying for healing, tungkol sa katawan, kalusugan, sakit, karamdaman, gumagamit si Lord ng instrument. Channel. Ang tawag sa mga ginagamit niya ay... Pakibasa nga na malakas. Pero let me reiterate one thing. Walang doktor na nagpapagaling. Ayan. We doctors are really not capable of healing. Why? We cannot enter the human body and repair what is wrong inside. Hindi namin... Alam nga namang inumin nyo kami.
Pagtapos siya, iluluwa niyo. Hindi, oh. Hindi namin kayang gawin ang ginagawa ng mekaniko. Ang mekaniko, pag sira ang makina, ilalabas yung buong makina. Kakalasin mga pyesa, bubuuin, isasalpak, okay na. Nagpaalam ako sa may-ari ng kumpanya na to, pumayag po siya kanina. Sabi ko, boss, try ko lang, sasample lang ko sila, magpapagaling ako ng isa. Pumayag siya. Tanong, sinong papayag? Halika rito, kakalasin kita. Ilalabas ko lahat ng laman loob mo, pero isasalpak ko ulit. May papayag, wala. That's the same reason kung bakit napapansin nyo, pag isinugod kayo ng ospital at naipasok kayo ng ER, ano yung ER? OR. CR. Anong comfort room? Confinement room. Walang yung ospital to. Sinugod pa, CR lang pa, CR. CR comfort room agad. Oh, pag sa ospital na isugod ka ng ER, OR o kailangan mo i-confine, pansinin nyo, nakapirma agad kayo ng waiver. Would you like to hear why? Walang assurance sa lahat ng ospital sa buong mundo. Walang assurance sa lahat sa aming doktor. Because assurance will only come from God. Gulat kayo, no? Kasi hindi namin kayang magpagaling. At kung hindi kayo gagaling at namatay kayo, wala kaming pananagutan. Because your body is your own responsibility. Kaya nililinaw ko ngayon. Naintindihan niyo na? Eh ano, para sa inyo mga doktor na yan? Oh, yeah, maybe you're asking. Basahin natin in accordance with what is written in the Word of God para hindi tayo maligaw. Kasi pagsalita ng Diyos, malabo magkamali. Tama? Basahin natin. According sa Panginoon, listen, ang mga doktor ay taong pinagpala na makapag-aral simply to be your the patient's guide. We doctors can only guide you, but we cannot heal you. At sa totoo lang, nag-guide naman, oh. Anong tawag niyo dyan? May narinig ako, ang tanda na RX. Prescription. Prescription, recommendation, Tagalog, reseta, layman's term, gabay, o guidelines. Ako nga, hindi lang yan ang pinamimigay ko eh. Nagpapaliwanag pa po ako. Tama ho ba? I go beyond the next mile. At sinasabi ko sa patients ko ito, Nanay, yung nilista ko na dapat mong inumin, inumin ng 14 na araw ha. Anong sagot nyo? Apo! Pakilakas ng konti. Apo! Pagkaharap kami. Hindi nga, ang babait nyo pagkaharap kami, no? Opo, doktor. Yes, doc. Ginawa niyo pa kaming bibi. Anong yes, doc? Dala-dala niyo yung reseta sa butika. Magkano yan? Grabe naman pagkamahal-mahal naman ang gamot na yan. Ano bang klaseng gamot yan? Sobra naman yata ang presyo. Bigyan mo ako ng panlimang araw. Totoo o hindi? Ikaw na ikaw, no? At alam niyo ho ba, isa ito, sa primary reason, I decided to become a missionary one. So thanks be to God because of this. Kumbaga, blessing in disguise. Kasi napansin kong gumagawa nito, kapwa ko Filipinos lang eh. Kahit nasa ibang bansa. Pagdating sa gamutan at narinig nyo ang gagastusin, 5,000-10,000, the way you react is really beyond imagination. Grabe! Sobra! Gamot, 5,000 na? 10,000, gamutan lang yan? Ganon kamahal? Wow! Ganon kayo mag-react. Pero may pakiusap ako today. Okay lang? Tanungin kita, ha? Yung cellphone na hawak mo? Ha? Hoy! Tingin ka sa akin. Cellphone na hawak mo? Gadget na kaya nyong bilhin at ipanregalo? Ha? Kahit 50 mil ang halaga, hindi pa ako nakarinig ng word sa'yo na grabe. Hindi ako nakarinig sa'yo ng word na sobra.
Kapatid, kanina nagsalita ako, masakit. Mas masakit ngayon. Sobrang kapal na ng mukha nyo. Nga, mas makapal pa sa cellphone na kaya mong bilhin. Aba, pagtungkol sa katawan, 5 hanggang 10,000, grabe. Ang terminong lumalabas sa bibig mo. Pero yung cellphone mo, kahit tagsi 50,000, okay lang. Oh, see? Pagagastos kayo sa gamutan, 30, 50, 80 mil, sobra ng mahal yan. Hindi na namin kaya yan. Pag-uusapan namin pamilya. Itatawag ko sa ate ko sa Amerika. Pero nakakabili kayo ng sasakyan? Hanip ka naman. Buhay ang pinag-uusapan, hindi kaya yan. Pero sasakyan, ang dami-dami yung nagagawang paraan. Ha? Come on! Is that how you value life? Is that how you value God's gift of life to you? Ladies and gentlemen, the first ever gift that the Lord gave us is a gift of life. Amen? Amen. And that life is embedded inside the body. That is why this is called the temple. Yang unang-unang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon na katawan, hindi mo kayang ingatan. Bakit ka bibigyan ng Panginoon ng ikalawang regalo niya lamang sana sa iyo na kayamanan? He said in his parable, kung hindi kita mapagkatiwalaan sa maliit, how much more sa mas malaki? Nung wala kang ang pera, sinira mo katawan mo, baka pag binigyan kita, lalo mong sirain. Wala na naman akong kausap. Bakit ba tayo may ashtray? Akala ko ashtray. Hello? Sa pool? So, binili mo yung gamot na 5 araw, naniniwala ko, iinumin mo yan. Bakit? Sayang naman. At dahil ininom mo, definitely it will take effect on your body. Why? It is a medicine. Pag tumalab yan, gaganda at gaganang yung pakiramdam. Tanong, pag maganda at maganang pakiramdam, bibili ka pa? Iinom ka pa? Di ba mas matalino pa kayo sa aming mga doktor? Kaya makikiusap ako, titig ka sa mata ko. Kung totoong matalino pa kayo sa aming mga doktor, parang awan nyo na please, huwag na kayo magpa-doktor. Kahit kanino, kahit kailan, bakit? What for? Di ba matalino pa kayo sa amin? Ha? O di pagalingin nyo yung sarili nyo, you don't need us. Bakit namin sasabihin 14, kakayanin pala ng 5? Come on, do you think doctors are earning pagkumpleto ang gamutan? Bayad na si doktor, consultation fee pa lang. Ang tawag doon, PF. Professionals? Ako nga wala niyan eh. Bakit, may binayaran ho ba kayo dito? Diba? Namimigay pa ako ng kape. Tama? Sino yung hindi nabigyan? Ayong cashier. Kala nyo mamimigay pa ako. Ay, natutunan ba? Masaya ba kayo? Masaya? Hindi ko ba sinayang yung oras nyo? Totoo? Hindi nyo kaya sinayang ang oras ko? Hala, tawa lang! Ako po, pag ang pasyente ko may edad na, malambing ako sa kanila. I call them nanay and tatay. Yes, you can ask all of them. Because gusto ko maramdaman ng patient ko na ang turing pala sa akin ni Doc, family. Yes. At tawag ko sa kanila, nanay at tatay. Nanay, tatay, gusto kong tinabay. Ililista ko yung mga bawal, ha? Huwag niyo pong kakainin yan. Anong sagot niyo sa doktor? Pakilakas. Pagkaharap kami. Ulitin ko ha, iba yung aura nyo pagkakaharap ang doktor, no? Uy, alam niyo aura, di ba? Ang babait. Yes, doktor. Apadak. Pero pag nasa bahay na nagtatransform ka, konti lang naman, masama ba yun? Titikman ko lang naman ha. Paminsan-minsan lang naman at may okasyon. Naiintindihan na ni Lord yun. At ang pinakamatalino mong palusot, matanda ka. Pwede akong kumain yan, may gamot naman eh.
Sabi nung iba, ba't alam lahat ni Doc yun? Wala bang maitago? Okay. So, sa madaling salita, ikaw pala mismo na may sakit, alam na alam mo ng bawal. Kahit anong naging palusot, dahilan, katuwiran mo, kinain mo pa rin. Dahan-dahan. Tingin sa akin, tingin. Bawal, kinakain mo pa rin. Gagaling ba o hindi? Hindi. Hindi. O mamaya, pag uwi, mag-pray ha? Anong prayer mo? Wala kayong tatanungin ibang tao, kundi sarili mo lang. Ha? Anong tanong? Tingnan mo. Paano nga pala ipadadala ng Panginoon yung kagalingang matagal mo nang pinagpe-pray sa Kanya? Ayan. So, lahat ng gusto nyong itanong sana sa mga ospital na big time, sa pinakamagagaling na doktor, kung bakit hanggang ngayon may sakit pa rin kayo, pinaliwanag ko na po sa whiteboard na yan. Bawal, kinakain pa rin. Gagaling ba yun o hindi? Pwede ka pang lumala. Tama ba? At syempre, napapanood ko kayo, pag malala na, iiyak ulit kayo kay Lord, Panginoon, hirap na ako sa sakit ko. Hindi mo pa rin ako pinagagaling. Ano sagot ni Lord? Eddie, wow. Si Lord pa sinisi nyo? Hindi pa yon, ha? I observed itong mga mag-aasawa, no? Nagbubulong-bulungan. Naninisi kayo ng ibang doktor. Diyan kayo magaling eh. Kakalabitin niya sa ako, lipat tayo ng doktor. O bakit? Mahina tong doktor ko. Alam niyo, pag naririnig ko yung gusto kong sumuot dito o sa ilalim ng stage. Bakit? Imagine ha, nakagraduate ng medisina. Nakapasa ng board. Nakapag-specialized. Tapos ang tawag niyo mahina? Eh di kayo na magaling. Hiyang-hiya naman kami sa inyo, no? Hala eh, ang daling maniisin ng iba eh. Tama ba? Not knowingly, we have our own mistakes. And if only we take good care of our own selves, then wala tayong dapat sisihin kahit sino. Tama? It's a matter of saying yes and saying no. There's no such thing for me. It is my own opinion. There's no such a thing as bad influence. You said yes, that's why it happened. Tinagaya ka, pare, tagay. Ay, pare, pasensya na. Huwi na ako. Tapos, no way. Eh. Yes. Yes. Yes eh. Yung iba, palusot pa. Isa lang ha. Isa lang may pasok bukas eh. Sarap tol. Isa pa. Masarap talaga. Ako nasagot. Hello? Getting my point? Di ba, meron pa akong isang naririnig na bulong-bulungan pa na mag-aasawa. Ito, hindi ko makomprehend to. Dito nawawala yung aking talino. Yung kakalabit niya sa akin, lipat na tayo ng doktor. O bakit na naman? Hindi ako hiyang. Ano yung hiyang? Ano ba kami, shampoo? Sumusunod sa galaw mo. Shampoo, hindi hiyang. Pero ito guys ha, professional's advice ni Doc Atoy, take it from me, at naway itanim nyo sa isip nyo. Kung ang napuntahan mong doktor, kahit sino pa siya, kung hindi ka comfortable, hindi ka kampante, wala yung faith and trust mo sa doktor na yon, I suggest transfer to another doctor ASAP. As soon as possible. Why? It will never work out. Bakit? May kontrahan eh. Kumukontra yung isip mo sa katawan mo. Tama? Paano gagaling ang katawan mo? Hindi na nga naniniwala yung utak mo in the first place. In psychology, we called it psychosomatic. Whatever your brain believes, your body will achieve. Kaya if you feel weak, don't entertain the thoughts of, or sinasabi mo, nanghihina ako, lalo kang manghihina.
Pagka may masakit sa'yo, don't ever mention ang sakit, lalong sasakit. Kaya napansin niyo yung masakit na ipin, pag nagsalta, ang sakit, ah, lalo, ang sakit-sakit, ah! Tandaan nyo, ang sakit, hindi inaalagaan, hindi yung binibabit inaalagaan, pinapalayas yan sa katawan. Yung iba, sobrang alaga nyo, kita nyo, nagbe-baby-babyhan. Lalo na yung mga na-stroke, naku, wag nyong babyhin yan, lalo mag-iinerte. Oh! Pansinin yung mga na-stroke, pag tiniterapit binibaby, o dahan-dahan ka, dahan-dahan. Lalong umarte. Sa akin nyo dalhin yung mga na-stroke yung pasyente. Oh, nagtiterapy ako, may binubulong ako, nagtatakbuhan sila. Ano binubulong? Sunog! Dala-dala niya yung wheelchair niya. Nauuna pa sa'yo. Ay, teka lang. Direk, please don't try this at home. Ako lang yun. Stoy, huwag niyong baka sampulan niyo, ha? Yung isa sabi, umaten na ako kay Doc Atoy. Sample lang ko kaya yung kapitbahay. Sample lang ko kaya yung kapitbahay ko. Wag ha. Okay, tapusin na natin. Sa doktor ba nakasalalay ang kagalingan? Hindi. O, kita nyo? Kanino nakasalalay ang kagalingan? Hindi. Sa Panginoon, kung simula ngayon ay gagawin mo na yung tama sa sarili mo. We doctors are just the bridge to get you there. Tama, we cannot heal you, but we can guide you. Ang problema, ginaguide naman kayo ng mga doktor nyo eh. Pasaway lang talaga kayo. Alam nyo kung bakit itinuro ko po ito ngayon? Mamaya po, tapos na tayo. Bibigyan ko na lang kayo ng guidelines. Tama? Pag uwi nyo, hindi ko kayo mababantayan. Eh, 14 years na ho ako, milyon na ang pasyente ko. Hindi ko kayo kayang bantayan. So, kaya itinuro ko na sa inyo ito. Pero ang hindi nyo alam, habang umaten kayo ngayon ng health forum, nagpalagay ako ng CCTV sa lahat ng tahanan nyo. Yes! At ang pinalagay kong CCTV, Super HD. Oh, mata ng Panginoon. So, ang totoo niyan, makakapagsinungaling ka sa doktor mo, yes. Makakapagsinungaling ka sa sarili mo, yes. Pero hindi kayo makakapagsinungaling sa mata ng Panginoon. Malinaw? Eh, ako pa naman siguro halatang-halata nyo, napakalakas ko kay Lord. And modesty aside, to God be the glory, every day of my life, sa prayer ko, kasama ko ang mga pasyente sa panalangin ko. At ganito po ako manalangin, Panginoon, yung mga pasyente kong totoong masunurin, inyo po agad pagalingin. Ayos! Tama! Yung mga pasaway, Lord, inyo na pong kunin. So, alam nyo na. Alam nyo na kung saan kayo ito. Malinaw? Ay, natapos din. And, lagpas ba ako ng 20 minutes? Paki, oh, may tumingin sarilo. may usapan tayo pag may tumingin sarilo? Habaan ko. Third step, according sa Word of God, Revelations 22 verse 2. Napagod din ako. Sa tingin nyo, nakakapagod yung ginagawa ng ni Doc? Pero I'm doing this every day. I'm happy doing it. And tingnan nyo naman yung gift sa akin ng Panginoon. For 14 years that I'm into this mission, araw-araw, kaharap ko napakaraming pasyente. Araw-araw. Hindi ako nagmamask, hindi ako nag-gloves because I don't want them to feel na nandidiri ako. Actually, hindi ho ako madidiri. Dapat, doktor, bawal madidiriin. Ako, pag may nakikita ako sugat, dinidilaan ko pa eh. Ah, may sugat, be.
Yung iba mo, Alam mo ah, may sugat din. Okay, Revelations, ayun. Kaya 14 years awa ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, wala sakit. Kaya pasama na lang din po ako sa inyong mga panalangin, ha? Para mas marami pa tayong matulungan. Kayo ba natulungan ni Doc? Nakagulat naman ako rito. Oo. Yan, kita mo, hindi mo naman alam buburahin ko eh. Gusto mo, burahin na kita. Sige, yan lahat. Okay. Yan lang. Okay na, salamat na. Gusto mo lang makita sa camera eh. Tingnan na. Kapal na mukha nito. Okay? So, ang sinabi ng Panginoon sa Revelations 22 verse 2 and Ezekiel 47:12, ang binanggit ng Panginoon, get rid of the root cause why you have diseases. Don't just get rid of your diseases. Because if you will get rid of only diseases and there is still the root cause why you have it, diseases will come back. Okay? So, ganito po yan. Parang puno yan eh. Oh, puno yan, hindi yung kabuti. Di ba ang puno nagkakaroon ng bunga? And we are using sungkit para matanggal yung bunga. Nasungkit na. Kayo tatanungin ko, pwede pa bang magbunga? Yes. Yes, bakit? Because the roots are still there, may posibilidad na magbunga. At pwede pang madagdagan ng bunga hanggat may ugat yan. Correct? Kapatid, tingin. Tapos na. Yan ang iyong katawan. Bunga represents your sakit. Panungkit, di ba ang sakit ay bunga ng kapabayaan? Bunga ng katigasan ng ulo? Bunga ng walang pagmamahal sa sarili? Pwede nagkasakit. Panungkit, it represents gamot sa Tagalog. Pag Bisaya, they call it tambal. Pag Ilocano, agas. Pag Bicolano, bulong. Pag Kapampangan, panulo. Pag Tagatogigaraw, uro. Pag Chabacano o taga Sambuanga, medisina. Pero pag probinsya ko, synthetic drugs, ang tawag namin dyan. Walang pakialaman ng probinsya. Hindi ko naman pinakalaman probinsya nyo eh. Panungkit, yan din po yung operasyon. Yan din po chemotherapy and radiotherapy. Yan din po ang dialysis. Yan din po ang insulin. So lahat ng pwede nyong maisip na sakit, yan lang po ang gagawin sa ospital. Wala na tayong nakalimutan. Either of those. Kompleto na yan. Dali lang. Ayun, paalala ko ulit, ang tubig, kung gaano kaimportante. Pag ho kayo kumakain, nabilaukan, nabulunan, nasamid, alam niyo yung mga terms na yun, no? Yung ganoon. Pwede ho ba ang una nyong hingin tubig? Lagi ko narinig na hinihingi nyo, number. Kumakain. number. Tubig ang hingin nyo, ha? Okay, here it goes. Ang tatanggalin ng sungkit, bunga lang ng puno. Yung ugat ng puno, matatanggal ng sungkit? Dahil nandun yung ugat, bubunga ulit kahit ilang beses kayong manungkit. Same goes with your body. Gamot and synthetic drugs, they are like sungkit. They will address pangalan ng inyong sakit. Yung pinagmulan, ba't ka nagkasakit? Natanggal ba? Kaya pala ang sakit, paulit-ulit. Kaya kayo may maintenance. Ang trabaho ng operasyon, nagtatanggal ng bukol. Yung pinagmulan, ba't nagkabukol? Natanggal ba? Kaya yung bukol, kahit ipa-opera nyo, bumabalik lang ulit, palipat-lipat lang sa parte ng katawan ng pasyente. Ang trabaho ng chemo at radiation therapy, they kill cancer cells. Correct. Eh yung pinagmulan kung bakit ka nabuhaya ng cancer cells, natanggal ba ng chemo at radiation? Kaya pala ang pasyenteng naoperahan, nagpa-chemo, nagpa-radiate, bukas makalawa, pwedeng bumalik ang cancer. Kaya nga may terminology in medicine ng recurrence, relapse, remission. Kasi nandun yung ugat, alam namin, pwedeng umulit. Hello? Ang trabaho ng dialysis, pinababagsak lang ang bilang ng creatinine. Eh yung dahilan ba tumataas ang creatinine ng pasyente? Sira o mahina ang kidney? Marerepair ba ng dialysis yung kidney? Eh di habang buhay din pala pag nag-umpisa ng dialysis. Kasi pagpababa lang ng crea yun eh. Ang insulin ginagamit pampabagsak ng glucose.
eh yung pinagmulan ba tumataas ang glucose ng pasyente? Sira o mahina yung pancreas? Marirepair ba ng insulin? So habang buhay din pala yan. So ladies and gentlemen, ano trabaho ng doktor sa buhay nyo? Guide. Sino ang gagawa? Sarili. Ano ang dapat nyong gawin sa puno? Tanggalin ang? Pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Patay. Kamusta pasyente? May sumigaw ng patay, ha? Walang yan. Alam nyo kung kanino ako naawa, yung sa pinakamahagang dumating. Isipin mo, mahagang-maga nandito ba na siya, hanggang ngayon nakikinig pa rin siya sa... Pagdating nung patapusa, patay din. yung iba galing pang abroad. Lumuwas ng Pilipinas, patay din pala yan. Hoy, mga bruha, ugat ito ng sakit. Hindi ng pasyente. Pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Patay ang puno. Yung pasyente? Ay, salamat sa Panginoon. May sakit pa o wala na? Pag wala ka ng sakit, kailangan pa bang bumili o uminom ng gamot? Pag hindi ka na bumibili at umiinom ng gamot, ang tawag sa'yo, gumaling. Ladies and gentlemen, napakatagal mo nang ginagamot ng sakit mo. And now is the right time for you to dig deeper. Don't get rid of sakit. Let's go to the root cause and get rid of it so diseases will never come back again. Eh, Doc, ano pinagmula na sakit namin? Nagkaroon kayo ng mahinang organs sa loob ng inyong katawan, kaya bumagsak bigla ang inyong immune system. Nakalimutan po natin na ang kaisa-isang doktor na nilikha ng Diyos at inilagay sa loob ng ating katawan, ang pangalan ay immune system. Kung buhay ang doktor mo sa loob ng katawan mo, wala dapat may sakit sa inyo ngayon. Ang problema, wala kayong doktor, wala kayong protector. Bakit bumigay yung doktor namin? May mga organs na kayo nasira. Paano nasira ang organ namin, Dok? Inamin nyo na kanina na may mga mali kayong nagawa sa buhay nyo dati. Agree or disagree? Agree. Topic natin to kanina. Ang English na ito, wrong lifestyles. Ano yung wrong lifestyles? Tingin sa akin, oh, dali, dali. Tapos na. Imbis na marami kayong naiinom na tubig araw-araw, ang hilig nyo sa masasarap na inumin. Totoo o hindi? Maraming pamilya rito hanggang ngayon, hindi pa rin makakain ng walang soft drinks. Hindi makapagmeryenda ng walang juices. Lahat ng nanay at tatay, lolo at lola, pati po yung mga nanonood sa kanilang tahanan, nanay, tatay, lolo at lola, tanong ni Doc Atoy, hindi ka ba nahihiya? Sa loob ng tahanan mo, ikaw na po yung matanda. At bilang matanda ay dapat nagsisilbing magandang halimbawa sa mga bata. Kayong matatanda pa po nangungunang gumagawa ng mali. Hindi kayo nahihiya? Tapos umiiyak kayo pag may sakit ang anak nyo? Umiiyak kayo pag nagkakasakit ang apo nyo? Teka lang, hoy! Anong iniiyak-iyak nyo e nagbunga na po mga panlalason nyo? Sorry ha, I know my words are really hurting, but this is a reality for God's sake. Tayo, ewan ko kung matatandaan nyo, blessed na blessed tayo nung panahon natin. Bakit? Nakakapaglaro tayo sa kalsada? Patintero, tumbang preso, loksumbaka, agawang base, tagutaguan, tama ho ba? Ibig sabihin, tayo'y naaarawan. Tayo'y pinapawisan. Tayo'y nakakapag-ehersisyo at higit sa lahat nagkaroon ng maraming kaibigan. Pero that was before, my friends. Tell me something about your kids. Bakit yung mga anak at apo nyo ngayon, sa loob lang ng tahanan nyo, radiation ng gadgets at cellphone ng kaharap, ilang oras, araw-araw. Titigan mo ako sa mata ko dahil mararamdaman mo ako ngayon. You are killing your own kids. Magaling na magulang. Ang tatamad nyo kasing mag-alaga. Ang linaw-linaw, nakasaad, gadgets and cellphones should only be given if the kid is already 12 years old above because they have their own immune system already.
How come, titigaw mo ko, how come tatlong taon pa lang ang anak mo, lintik, naka-cellphone na? Tell me, what for? Damn it! No! Taas ang kamay ng mga ulirang magulang. Wala na, sa Bisaya, nahurot na. See? Kaya may pakiusap lang ako, ha? Stoy! Kaya ka nandito, hindi pa huli ang lahat. Mamaya, psychological test, 20 seconds lang, gawin mo to, titignan natin kung mapagmahal ka magulang. Psychological to, okay lang? Pero 20 seconds, pag uwi mo sa bahay mo, upo ka sa sopa o kwarto, basta walang ibang tao, ikaw lang, pikit mo yung mata mo, bilang magulang, pikit mo yung mata mo. Pag pikit mo ng mata mo, imagine mo, karga-karga mo yung anak o apo mo. Pinakamamahal mong anak o apo, nag-agaw buhay. Sumusukan ng dugo, tumitirik yung mata, iyak ng iyak, ang sinisigaw, hindi ko na po kaya. Kapag kaya mong ipikit yung mata mo ng more than 30 seconds imagining that situation, kapatid, huwag mo nang pigilin yung ginagawa ng mga anak mo ngayon. Handa ka nang mamatay siya anytime nang hindi ka masyado masasaktan. Bakit? May acceptance na. Pero kung ayaw mong ituloy yung ganong klase ng imagination dahil masakit sa dibdib mo, hoy, may pagkakataon ka pa, magbago ka na at simula mo na. Basta huwag kang sisigaw sa ospital. Ang lakas sumigaw ng mga nanay eh. Pag may namatay na bata, bakit siya pa? Wow! Heavy drama! Bakit siya pa? Baka yan yung nilason mo. Baka yan yung hindi mo inalagaan. Baka yan yung anak mo na pinabayaan mo lang imbis na ituro mo yung tama, binigay mo kahit mali. Anong iniiyak-iyak mo? Ha? Kamusta mga magulang? Happy New Year. Tuloy nyo. Wrong lifestyles. Naalala nyo dati ang mga bata binibilad sa arawan? Yes. Ako, binilad ako ng nanay ko. Ba't ang lakas yung tumawa? Sira ulo kayo ah. Sa amin, nasobrahan. Hindi naman. Binilad ako ng nanay ko 5 araw. Nakalimutan niya akong balikan. Salbahe ito mga ito. Okay, bakit binibilad ang mga babies dati? Kita nyo, alam nyo pala. Wow! Alam nyo? Pampatibay ng buto, pampalakas ng baga, pampalakas ng resistensya. Correct. And then answer me right now, how come your kids right now, tanghali na, tulog pa rin sa loob ng kwarto niyang de-aircon? Shh! Edi, you're the ones killing them? Ha? Hoy, may tatanong lang ako. Palagay ko tama naman to eh. Naniniwala ako na ang tunay na pagmamahal may kasamang disiplina. Hindi ibinibigay lahat ng gusto nila. Uulitin ko ha? Shh! Ang pag-iyak, healthy sa puso at baga. Hindi nakamamatay yan. Pero ang radiation at carbon monoxide, nakamamatay yan. Wala na naman akong kausap. Ayos ba? Paalala lang. Alam niyo, hihingi ako ng paumanhin. Sige. Titigil ko na, tapos na ako. Hihingi ako ng paumanhin kung may mga magulang po ako nasaktan ng damdamin. Pero I'll tell you something, guys. I'm doing this every day of my life in front of many parents. And I'm proud of what I'm doing. Bakit? Isa lang naman ang layunin ni Doc eh. Kung sa napakinggan ko, nakapakinig sa akin ngayong magulang, isa o dalawang magulang, matuto at magbago ng kanilang pamamaraan, edi may nailigtas akong bata araw-araw. Happy na ako doon. Okay. Wrong lifestyles. Nakaranas kayo ng escalator, elevator, second floor lang, ayaw nyo pa maghagdan. Ang tawag namin doon sa Tagalog, catamaran. Right? Nakaranas kayo ng tricycle, tri-bike, pedicab, tama?
Kabilang kanto lang ang pupuntahan nyo, nakaupo pa kayo. Dapat naman, nilalakad lang. Tama? Ang tawag ulit yan, katamaran. Kaya yung mga babae nung araw, mapansin nyo, masisipag sila maglakad nung araw eh. Oo! Kaya ang mga babae nung araw, lintik ang tambok ng puwet talaga. Sexy-sexy, no? Ngayon, pansinin mo yung mga babae, sa katamaran, flat na din. Paano lagi? Oh, yung mga babae. Pag-uwi sa bahay, mag-check yan. Flat ba yung akin? Ang etong mga wrong lifestyles natin is written in the Word of God, one word, four letters, English, sins. So I therefore conclude, and to close this day's forum, ang pinagmulan ng ating karamdaman, kasalanan sa sariling katawan. Yeah. Ang linaw? Malinaw? Yeah. Oo. So ang ating mga kasalanan, Panginoon na magbibigay ng kapatawaran. Tama, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang awang-awa na sa'yo si Lord, pero mali pa rin ginagawa mo. How can you be healed? Linaw, no? Oo. So humingi tayo ng kapatawaran, tapos simulan natin ngayon, palakasin yung organ. Kasi pag lumakas ulit yung organ, babangon ang immune system. Magkakaroon na naman ng doktor sa katawan, mawawala ang mga sakit. Malinaw? Paano lalakas ang inyong organ? Ano kailangan ng organs nyo? Kailangan ba nila ng nutrisyon? Or kailangan nila ng lason? Ano sagot nyo lahat? Check. Ba't puro lason na gamot ang araw-araw nyong iniinom ngayon? See? It doesn't really make sense, ha? And dito, nasira ang science. Would you like to hear how? Pinipilit ng science na matalino pa siya sa Diyos. Come on! It will never happen. Mauubos ang sanlibutan, mamamatay lahat ng scientist, pero mananatiling buhay ang salita ng Diyos. Ang masaklap, ikaw, ito, one-on-one na lang tayo. Ikaw. Bakit? Ikaw, mas believe na believe ka, kaya tinatangkilik mo ang nililikha ng siyensya kesa tangkilikin ang likha ng Diyos. May tanong si Lord, mamaya mo nasagutin pag-uwi mo. Where is your faith, my dear children? Hoy! Patunayan ko kung nasa ang paniniwala mo ngayon, hanggang ngayon, hanggang kahapon. Tingnan mo. Pag nutrisyon, ang ibinibigay namin sa inyo ngayon, abo, ang dami niyong tanong. Ang dami niyong takot. Ang dami niyong duda. Pero nung chemical ang ibinigay sa inyo noon, aba, walang natakot, walang nagtanong, walang nagduda. Ba't ganun? Kung kailan nutrisyon ang ibinigay, ang daming tanong. Dati lason ang binibigay, wala kayong tanong? Asan ang utak natin? Uy! So ano ang kailangan mo ngayon? Kasi tapos na ako. Bibigyan ko na lang kayo ng guidelines. Ano gusto nyo? Nutritional guidelines or chemical guidelines? Kasi yan lang ang pwede kong gawin eh. Bigyan kayo ng guidelines. Pero dalawa meron ako. Nutritional guidelines at saka chemical guidelines. Which do you prefer having? Are you sure? Ngayon, pag tinanong nyo ako, Doc, anong pinagbasihan mo ng nutritional guidelines na pinamimigay mo sa pasyente mo? At dyan natapos ang health forum. Revelations 22 verse 2, Ezekiel 47:12. The Lord said, tinanim ko ang mga halaman at puno upang ang mga dahon at ang mga bunga nito ang magsisilbing kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman ng buong nasyon. Sino po ang nagsalita nito? Pakilakas, sino? Ang Panginoon. Hindi po yan salita ni Doc Atoy. Salita po yan ng Panginoon. Tama? Pag salita ko lang, huwag niyong sundin. Pero pag salita ng Diyos, dapat nating gawin. Ano ang sinabi ng Panginoon? Basahin ko. Ang kagalingan o healing manggagaling sa Kanya. So hindi ito lunas, hindi ito relief, hindi remedy,
hindi control, hindi therapeutic. The Lord promises healing. Kaya pala, hindi kayang gamitin ng commercial yung word na yan. Bakit? Hindi nila kayang ibigay sa inyo. Kaya pala, hindi magamit sa ospital ang salitang healing. Bakit? Hindi namin kayang ibigay sa inyo. Si Lord lang ang magkakaloob niyan. Amen? Amen? Tanungin natin, Panginoon, paano namin makukuha ang healing mula sa iyo? Gumamit daw ng mga bunga at dahon ng nilikha niyang puno at halaman. Wala naman akong nakitang chemical na nakasulat, di ba? Kaya pala yung mga ninuno natin, humaba ng gusto mga buhay nila. Tumanda sila na walang mga sakit. Bakit? Walang masyadong chemical nung araw. Nung nauso chemical, umiksi ang buhay ng tao. Tama? So, tapusin na natin. Bakit sinabi ni Lord yung bunga at dahon? Kayo mag-analyze. Hindi nyo kailangan maging grade 6 para maintindihan to. Kahit grade 5. Tingin. Yun bang mga bunga at dahon galing sa puno at halaman na Panginoon mismo ang lumikha? Ang laman ng dahon at bunga, nutrition ba o lason? Ang talino talaga ng Diyos. Di ba nutrisyon ang kailangan ng organs nyo kasi nanghihina sila ngayon? Kapag naumpisahan nating lagyan ng tamang nutrisyon, yung mga nanghihina yung organs, pwede na ba silang lumakas? Hinahamon kita, kapatid. I am now challenging you dahil graduate ka na ng health forum. Kaya mo ba simula ngayon sa tahanan mo, ikaw naman ang magsilbing mabuting ehemplo. Yes. Simula ngayon, mas marami na kayong ipapasok na nutrisyon. Babawasan naman natin ang lason. Yes. Kaya o hindi? Kaya. Kapag nagampanan mo yon starting today, pwede bang makarecover ng organs? Yes. See? Tinanggal mo na yung lason eh. Puro nutrients. E di makakarecover yung organs? Pag nakarecover yung organs, magtatrabaho na ba sila? Pag nagtatrabaho na sila, may sakit ka pa? Pag wala ka na sakit, kailangan mo pa ng gamot? Pag hindi ka na umiinom ng gamot, ano tawag sa'yo? Gumaling. Di ba totoo ang pangako ng Diyos na pwede kang gumaling? So ladies and gentlemen, that's the completeness of my presentation. May natutunan ba? Maganda ba yung natutunan? At ngayon po, bibigyan na namin kayo ng guidelines, ha? Pero tanungin muna kita, pwede bang, sa narinig at nakita mo ngayon, pwede bang gumaling o hindi? Pero wala po diyang magic. Excuse me, tingin sa akin, tingin. Walang magic. Hindi pwedeng may iinumin ka lang, iintayin mo. Ayan na. Ayan, malapit na. Ayan, talam lang po. Walang magic. May proseso. Meron? May disiplina. May tamang pagsunod. May pagbabago. At higit sa lahat, kapatid, pagbabalik loob sa Panginoon. So palakpakan natin ang Panginoon. To God all be the glory.